Sa unang tingin ay aakalain mong ito ay mga malalaking dikya sa ilalim ng karagatan. Pero alam mo bang ang mga hugis dikyang ito ay naglalaman ng bagay na napaka-importante sa tao, ang pagkain. Kung merong space farming, aba! Syempre, meron ding underwater farming. Welcome to Nemo's Garden, ang kauna-unahan at nag-iisang underwater farm sa buong mundo. Tama ang narinig mo, ito ay isang hardin sa ilalim ng karagatan. Nagtatanim sila dito ng mga prutas at gulay tulad ng basil, kamatis, lettuce, strawberry at marami pang iba. Bukod sa meron itong self-sustainable system, eco-friendly pa ito. Dito, ang mga tanim ay hindi na kailangang diligan ng tubig tabang. So, paano kaya nabubuhay ang mga tanim dito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kailangan ng tao ang pagkain para mabuhay at isa sa mga pinagkukunan natin ng pagkain ay ang pagsasaka. So para makapagtanim ay kailangan natin ng lupang sakahan pero sa lumulobong populasyon ng mundo ay tila hindi na nagiging sapat ang ating kalupaan para tamnan ng pananim. Sa tradisyonal na pagsasaka rin kasi ay maraming tubig ang kailangan para maayos na tumubo ang tanim at ngayon ay maraming lugar ang humaharap sa krisis sa tubig. Idagdag mo pa diyan ang maraming sakahang hindi na matamnan dahil sa climate change. So darating talaga ang panahong mahihirapan ng tustusan ng pagsasaka ang sangkatauhan. Pero sa Italy, may isang lalaking nakaisip ng isang ideya na posibleng makatulong sa problemang ito ng mundo. At siya ay si Sergio Gamberini, ang founder ng scuba equipment company na Ocean Reef Group. Para maging maayos ang pagtubo ng isang tanim, kailangan nito ng maayos sa temperatura, tubig, liwanag, proteksyon mula sa parasites at mga mapinsalang elemento. Kaya, naisip ni Sergio, ang mga factor na ito ay mukhang maibibigay ng karagatan. Bakit hindi na lang magtanim sa ilalim nito? At dito na nga nabuo ang Nemo's Garden, ang kauna-unahan at nag-iisang underwater farm sa mundo. Ang proyektong ito ay inumpisahan ni Sergio noong 2012. Ito ay matatagpuan sa Noli, Italy. Dahil mahilig sa scuba diving at gardening si Sergio, ay kinumbine niya ang mga passion niyang ito sa Nemo's Garden. Ang layunin ng proyekto ay makagawa ng alternatibong sistema sa pagsasaka at ito'y nakatuon sa mga lugar kung saan mahirap magtanim dulot ng pagkatuyo ng lupa, kakulangan sa tubig at climate change. Naniniwala ang Ocean Reef Group na ang Nemo's Garden ay makakapagbigay ng source of food para sa mga komunidad malapit sa dagat kung saan mahirap magsaka sa kanilang lupa. Ang maladikyang strukturang ito ay tinatawag na biosphere at anim ito lahat. Ang biosphere ay maituturing na underwater greenhouse. Gawa ito sa magaan at transparent na polycarbonate. Nakalubog ito sa lalim na 5 hanggang 10 metro. Ang bawat biosphere ay nakaangkla sa sahig ng karagatan gamit ang kadena. Ang mga biosphere ay nakapalibot sa hugis bulaklak na nasa gitna at ito'y tinatawag na Tree of Life, kung saan ang mga biosphere ay nakakonekta gamit ang mga cables. Ang Tree of Life ay nakakonekta naman sa control tower na nasa dalampasigan. Sa tower, mino-monitor ang temperatura, halumigmig, carbon dioxide at oxygen level para masigurong maayos ang pagtubo ng tanim. Ang bawat biosphere ay meron ding sensors para ma-check ito 24/7. Nagtataglay rin ang bawat biosphere ng air volume na 2,000 liters at merong mahigit 90 na punlaan. So, paano ba nabubuhay ang tanim dito? Tubig dagat din kaya ang dinidilig sa kanila? Ang liwanag mula sa araw ay tumatago sa ilalim at nagbibigay ng tamang temperatura para tumubo ang tanim. Kasabay nito, ang tubig dagat sa ilalim ng biosphere ay nag-e-evaporate at nagko-condense sa loob nito. Sa ganitong paraan, ang biosphere ay kusang nagpo-produce ng tubig tabang na siyang direktang nagdidilig sa mga tanim. Ang
isa pang tanong, ano nga ba ang mga advantages at disadvantages ng pagtatanim sa ilalim ng karagatan kumpara sa lupa? Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes! Una, hindi na kinakailangan pa ng malalawak na lupain para makapagtanim. Pangalawa, hindi na kailangang mano-manong diligan ang mga tanim at mape-preserve pa ang supply ng ating fresh water o tubig tabang. Pangatlo, dahil nga nasa ilalim ito ng karagatan, walang mga insekto o parasite na nakakalapit sa tanim, so ibig sabihin hindi na kailangan ng pesticides. Napoprotektahan din ito sa mga bagyo. Pang-apat, nadiskubre ng Ocean Reef Group na ang tanim ay mas mabilis tumubo dito at nagtataglay ng mas maraming nutrients. Panglima, napag-alamang ang mga tanim na na-harvest dito ay nagtataglay ng mas mataas na level ng essential oils at antioxidants. At mas pure daw at mas intense ang lasa ng mga tanim. Pang-anim, ayon sa mga researchers, napabuti rin ng hardin ang local marine ecosystem. Marami ng seahorse ang nakikita nila sa area na dati ay hindi nila nakikita. Pang-pito, sustainable at eco-friendly ang sistemang ito. Ang supply ng kuryente para sa kanilang mga pailaw, pumps at sensor ay kinukuha nila mula sa wind generators at solar panels na konektado sa biospheres mula sa kalupaan. Pero syempre, meron din namang disadvantages sa sistemang ito. Una, lahat ng ito ay ginagawa sa pamamagitan ng scuba diving, so qualified divers lamang ang pwedeng mag-alaga sa mga tanim at mag-operate sa mga biospheres. Pangalawa, mga matinding taglamig, maiksing panahon ng tag-init at ang pangangailangan ng seafloor use permit ang nagiging limitasyon ng kanilang proyekto. Tuwing babaguhin naman ang disenyo ng kanilang biosphere, matagal na proseso at testing ang pinagtaraanan nito. Tinatayang merong mahigit 600 na pananim ang nasa Nemo's Garden. Ilan sa mga tanim dito ay mga halamang gamot tulad ng basil at meron ding mga prutas tulad ng goji berry at strawberries. Meron ding kamatis, mushrooms, lettuce at marami pang iba. Ayon sa grupo, mahalaga ang biospheres bilang isang experimental lab. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga eksperto kung ano ang mga klase ng pananim na pwedeng patubuin sa ilalim ng karagatan. Ayon kay Luca, sa pamamagitan ng Nemo's Garden, napatunayan nilang ang kanilang pangarap na makalikha ng tunay na sustainable at natural na pagkukunan ng pagkain ay kayang matamo. Talaga namang nakakamangha ang nagawa ng Nemo's Garden. Tulad rin ito sa pagpunta ng space, mahirap pero exciting. This is your Ate Mok from OREPublic. Hanggang sa muli and stay awesome!